Sa mga balitang mayroong pag-asa, 400 mga kabataan masigasig na dumalo sa discipleship camp sa Camarines Sur. Women's Ministries Retreat nagpatibay sa relasyon at pananampalataya ng mga Adventistang kababaihan sa distrito ng Central Albay. Power of One Life Camp ng Cavite Mission naging pagpapala sa buhay ng mga kabataang Adventista at kanilang cared friends. Dynamics of the Everlasting Gospel, 10 araw na pangangaral matiwasay na isinagawa ng mga Adventista sa Santa Catalina, Quezon. North Philippine Union and South Central Luzon Conferences Publishing Ministries pinangunahan ang pangangaral sa Santo Tomas, Calawan, Laguna. Renewal of Marriage Vows o Affirmation of Love Ceremony lalong nagpatibay sa samahan at pagmamahalan ng mga mag-asawa sa City Park Seventh-day Adventist Church. Programang nagbigay ng bagong sigla sa pag-iibigan ng mga mag-asawa, tampok at mahalagang bahagi ng Upper Laguna District Fellowship. Palawan Mission Sport Fest, masayang muling isinagawa makalipas ang 6 na taon. Lahat ng iyan iyahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nasa 400 Adventistang kabataan kasama ng kanilang mga kaibigan ang dumalo sa discipleship camp na idinaos sa Komunal Ocampo, Camarines Sur. Sa pangunguna ng Southern Luzon Mission Youth Ministries Department, matagumpay na inaisagawa ang programa at maraming kabataan ang pinagpala at naging mas malapit sa Panginoon. Maghahatid ng balitang may pag-asa si Christian Ed Bonggon. Isang discipleship camp ang ginanap dito sa Komunal Ocampo, Camarines Sur, kung saan ito ay kinasangkutan ng 400 mga kabataan mula sa Camarines Sur at Camarines Norte. Ito ang aking ulat. Ang mga kabataang Adventista, mga bagong binyag at mga kaibigang inaalagaan sa pananampalataya ay nagsama-sama upang masanay at mahubog na maging tunay na disipulo ni Kristo. Ang discipleship camp ay sadyang binigyan ng atensyon ngayon upang ang ating po mga bagong binyag na mga kabataan, bunga ng Voice of Youth, bunga ng care groups ng ating mga simbahan sa kanilang pagsasagawa ay mabigyan ng atensyon ang mga bagong binyag na manatili sila na may katapatan sa Panginoon. Kaya ang discipleship camp ito ay equipping para sa mga kabataan natin na mga bagong binyag. Maputik na paa, maula na programa, ngunit ang init ng pananampalataya at masigasig na paglilingkod ang ipinakita ng mga kabataan sa nagdaang discipleship camp na isinagawa sa Komunal Seventh-day Adventist Compound o Campo Camarines Sur. Naging masaya po itong experience at as a leader, mag-lead at maging kasama, maging kahalubilo po ang mga kaedadan ko. Okay, magiging magandang impact po ng mga ganito pong activities sa mga kabataan ay yung pong matutulungan po sila mas makilala po ang ating Panginoon, matutulungan sila makahalubilo po at makapag-interact sa mga sa mga peers po nila, sa kanilang mga kasama, at magkakaroon po sila ng tighter bond po sa ating mga paniniwala and beliefs, and magiging ang result po na magiging mas malakas pa ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng isang linggong pagpupulong, bunga ng pag-ibig at biyaya ng banal na espiritu, 53 namang individual ang tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Adventist po ang kuya ko. Lagi nila akong sinasama every time na may worship. Sometimes pag nagsisimba, i-inspire nila ako to be like them, na lumapit din kay Lord. Karanasan ko sa discipleship camp is nag-e-enjoy ako, nai-engage ako ng sobra. Papasalamat ako dahil na-experience ko yung mga bagay at may mga reflection ako sa buhay na dapat kong i-adapt na pagkatapos nito na may Diyos pala na nagagabay sa akin. Mensahe ko sa lahat ng kabataang Adventista na maging ilaw tayo sa ating mga kapwa-kabataan, maging inspiration tayo sa mga kapwa-kabataan natin nang sagay sila ay lalong maging mapalapit sa ating Panginoon. Ang discipleship camp na ito ay hinahanda rin tayo sa pangkinabukasan nating haharapin pagdating ng panahon
tayo ay tinuturoang maging isang tunay na disipulo na taga-dala ng liwanag. Ito ay pinapasa din natin sa ating mga kapwa young people. Bilang mga tinawagan na maging disipulo, pinili upang maglingkod ang bawat kabataan mula dito sa probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte ay handa ng maglingkod ng may pag-ibig at katapatan. Mula dito sa Ocampo, Camarines Sur, na may layuning makapagatid ng balitang may dalang pag-asa, ako po si Christian Edros Limbunggo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Magkakasamang nakisangkot ang mga Adventistang kababaihan ng Central Albay District sa retreat na pinangunahan ng Women's Ministries ng kanilang distrito. Sa temang We Will Go, Be the Woman of God's Word, sila ay lubos na nasiyahan at pinagpala sa mga programa at mga aral na kanilang pinagsaluhan sa panguna ng Southern Luzon Mission Women's Ministries Department. Ang balitang may pag-asa iyahatid ni James Matthew Burse. I Will Go, Be the Woman of the Word. Iyan ang naging tema ng Women's Ministries Retreat ng Central Albay District dito sa Villa Guillermo, Isla de Cagayan, Manaet, Bacacay, Albay. Bilang mga disipulo ng Panginoong Hesus, ang mga kababaihan ay kinumisyon upang matupad ang kanilang potensyal na bigayin ng Diyos. Isa sa mga kabang dito ay ang pag-organisa ng isang Women's Ministries Retreat upang mapalawak at mapalakas pa ang kanilang kaalaman at relasyon sa bawat isa, lalo't higit sa Diyos. We have a 3-day district-wide women ministries retreat. The purpose of which is for us women to reflect, meditate, worship, and have a closer walk with God. Binigyan diin ni SLM Women's Ministries Director ang pinakasekretong sangkap sa kabila ng kaliwatka ng mga pagsubok sa buhay. Makakatulong to para maging aware ang mga kababaihan, lalo na ngayon na madaming challenges, maraming kinabibisihan, maraming nagkukuha ng attention na ang Panginoon ay kailangan pa rin i-seek unang-una. Seek ye first the kingdom, and then we need to hear from Him direction, guidance, and assurance that God is with us. Parang ma-encourage tayo na everyday, the Lord is by our side and He is our help. Isa sa napapanahong issue sa makabagong mundo ay ang mental health crisis. 25% o isa sa apat na kababaihan ang nakararanas ng severe anxiety. Higit na mas mataas kumpara sa mga kalalakihan na nagtala ng 11% o isa sa 10. Ibinahagi ni Dr. Dayang Ruwalios ang kahalagahan ng self-care. Self-care towards promotion of mental health is both a privilege and a responsibility. It will help us be able to fully serve the Lord because we cannot serve God on an empty vessel. Meaning, we cannot give what we do not have. So for us to inspire women like us, you know, we need to promote self-care because this is self-preservation towards serving the Lord. Sa pagtatapos ng retreat ay nagsagawa din ng Children's Outreach Program ang nasabing grupo sa Barangay Manaet. We are so happy and refreshed considering that the lectures are very good. It gives us more reflection really with ourselves and to be more effective in the sharing of the gospel of God. Discover that the Lord is speaking to us, He is willing to instruct us, and also whatever God says, we can depend on His words. We will go be the women of the world! Mula dito sa teritoryo ng Southern Luzon Mission at may layunin makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Pinagpalang bumago ng buhay ng mga kabataan ang idinaos sa Cavite Mission Power of One Life Camp sa Adventist University of the Philippines campsite Puting Kahoy, Silang, Cavite. Ang mga masasayang karanasan at mahalagang aral doon ay tunay na nagpakilala at naglapit sa kanila sa dakilang tagapagligtas. Si Samuel Fentes para sa Balitang May Pag-asa. Each one, reach one. Yan ang naging tema ng Power of One Life Camp na ginanap dito sa Adventist University of the Philippines campsite kung saan ang bawat Adventistang kabataan mula sa teritoryo ng Cavite Mission ay nag-imbita ng kaibigan upang makilahok. Napakahalaga ng programang tulad nito sapagkat hindi lamang nadi-disciple natin ang ating mga kabataan, kundi sila ay nasasanay ding magdala ng kalangkapwa kabataan. At pagkatapos ng event,
sila rin yung mag-aalaga sa kanilang mga nadala kay Kristo. Diba? So, yung mga nabautismuhan, patuloy nilang tutulungan sa kanilang paglalakbay bilang Kristiyano. Napakaraming mga activities ang ginawa rito. Nandiyan na ang atin pong mga mind games, nandiyan na ang ating mga obstacle course, nandiyan na yung mga activity as a group. At ang pinaka isa sa mga highlight dito ay yung kanilang family time, yung kanilang care group discussion every morning at saka afternoon. At syempre higit sa lahat, yung magkaroon sila ng konkretong panahon na makinig sa salita ng Diyos tuwing umaga, tanghali at saka gabi. Sa pamamagitan ng pag-iimbita ng mga kabataang Adventista at ng mga programang tulad ng Life Camp, sa tulong at gawain ng Banal na Espiritu ay nabago ang isang buhay. Natouch po ako doon kasi first time ko pong naranasan na na-bless po talaga ako sa mga words of God na pinipreach nila sa amin. Nagpapasalamat po ako sa Adventist kasi naranasan ko po yung camp na ganito na ma-bless po ako. Yung parang tinatanggap ko po talaga si Lord. Yung parang niyakap niya ako. Yung natutunan ko po dito, pwede ko po siyang i-apply sa ibang tao or yung mga natutunan po namin dito, bala ko pong i-share po sa kanila yung, pati sa mga friend ko po, yung mga natutunan ko dito about kay God. Hatid ang balitang may pag-asa mula rito sa Adventist University of the Philippines. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today and PUC News. Matagumpay na nagsagawa ng 10 gabing pangangaral ang mga Adventista sa Santa Catalina, Candelaria, Quezon. Sa nasabing pangaral ay hindi lamang mga nakakatanda ang pinagpala at nakinabang. Kabilang din sa kanilang naging paglilingkod ang pagtuturo sa mga bata. Ang balitang may pag-asa hatid ni Alva Marie Olivera. Sa gabay ng Panginoon at pakikipagtulungan ng mga kapatiran, masaya at matagumpay na naidaos ang 10 gabing pagpupulong na ginanap sa Santa Catalina, Candelaria, Quezon na may temang Dynamics of the Everlasting Gospel. Miyerkules ay ang pagsisimula ng ebanghelismo sa pangunguna ni Pastor Efraim Villaruel na kung saan ipinahayag ang mga katotohanan sa Biblia. Ibinahagi bawat araw ang mga gospel na nakakapaloob sa Biblia tulad ng Sabbath, Ten Commandments at iba pa. Nagkaroon din ng health lecture na pinangunahan nila Sister Jocelyn Pimentel at Brother Jerry Rimandiman na kung saan isiniwalat nila ang mga tama at maling ginagawa sa panungangalaga sa katawan. Masaya ding nakalahok ang mga bata, kabataan at matatanda sa mga tanong na sumusukat ng mga natatandaan nila bawat araw. Sa mga gabing nagdaan, napatunayan na kahit anong edad ay maaaring makatanggap ng magandang balita mula sa ating Panginoon. Hulyo 10, isinagawa ang Vacation Bible Experience na may temang Jasper Canyon. At ito ay pinangunahan ni Pastor Glenn Cardona at Sister Mary Grace Cardona. Sa programang ito, nakabahagi tayo sa mga bata ng mga kalaman tungkol sa mga tao sa Biblia. Sabado ng hapon, Hunyo 15, ay isinagawa ang graduation ng mga batang sumali sa Vacation Bible Experience. Nagkaroon din sila ng presentasyon ng kanilang mga natutunang kanta, bedrock verses at daily finds. Dumalo din ang SK Chairman ng Santa Catalina Sur na may dalang school supplies para sa mga batang nagtapos. Ang lahat ng ito ay natapos ng matiwasay at nagbigay pag-asa sa mga kapatiran. Purihin ang Panginoon ang lahat ng mga nagsidalo mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay na-bless ng salita ng Diyos. Nagahatid ng balitang may pag-asa, Alva Marie Olivera, para sa Hope Today and PUC News. Magkatuwang na pinangunahan ng North Philippine Union and South Central Luzon Conferences Publishing Ministries Department ang pangangaral sa Santo Tomas, Calawan, Laguna. Ang nasabing pangaral ay naging matagumpay dahil sa pangunguna ng Diyos sa paghahanda at paglilingkod ng butihing literature evangelist sa Laguna area.
ang kanilang pinagpalang pag-ebanghelyo, balitang may pag-asa ni Gian Carla Galicia. Ginaganap ang huling gabi na pangaral dito sa Santo Tomas, Calawan, Laguna na pinangunahan ng Public Ministries Department ng South Central Luzon Conference at North Philippine Union Conference. Pinangunahan ng mga masisigasig na kulpultor ang paghahanda sa lugar na ito. Ang gawain ito po ay matagumpay dahilan po sa amin pong pagbibigay bahagi ng gawain po dito sa lugar na ito. So meron po kaming mga literature evangelist na ini-assign po dito mula po January hanggang ngayon. At patuloy po na sila ay gumagawa. Ang ating pong mga manggagawang kulpultor po ay naging masipag sila sa gawain ng pagbabaybahay upang dalhin ang mabuting balita sa magitan po ng mga clergy din po ang mga salita ng Panginoon. Bilang paghahanda sa pangangaral, ang kapatiran ng Calawan ay nagkaisa na magsagawa ng pangunang pangangaral sa lugar na ito. Okay, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nagkaroon ako ng bahagi dito sa gawain sa ating ginaganap ngayon. Bago dumating si Pastor Abe, umuna na kami sa gawain. Yung mga interest amin ang inihanda. Nagkakaroon kami ng limang gabing sunod-sunod na pangangaral para ibig sabihin maihanda na ang kanilang sarili bago maganap ang krusid na ito. Kasunod ng pangunguna ng ating mga kulpultor at kapatiran, sila ay nagpasyang magsagawa ng tanging pangangaral na ito upang magkaroon ng malalim na kaalaman ang bawat isa tungkol sa kalusugan at Biblia. Maraming umaattend ng salita ng ating Panginoon na sila ay nauuhaw at sila ay curious kung paano ingatan ang utos ng Diyos at ang kabanalan ng araw ng Sabat. Kaya nga po, ang buong departamento ng NPUC at ng South Central Luzon Conference Publishing Department ay nag-collaborate para masuportahan ang pangangaral, din at the same time manurture ang mga pananampalataya ng mga kapatid na masiglang nakikibahagi sa gawain ng ating Panginoon. At nakikita natin na ito ay mabunga at nakapagpapalakas ng pananampalataya, lalong-lalo na sa pagtatanim, pangangaral, at paghikayat ng mga tao na tanggapin si Kristo bilang personal nilang tagapagligtas. Tunay ngang ang bawat isa sa atin ay inatasang makibahagi upang magdala ng pag-asa anumang departamento ng Iglesia tayo kabilang, lahat ay may kanya-kanyang tungkulin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Mula rito sa Santo Tomas, Calawan, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng maganda balita para sa Hope Today and PUC News. Masayang nakibahagi ang 11 couple o mag-asawa sa idinaos na Affirmation of Love o Renewal of Marriage Vow Ceremony sa City Park Seventh-day Adventist Church sa Lipa, Batangas. Doon ay masaya silang lalong pagtibayin ang kanilang pag-iibigan sa harap ng tao at ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Si Vincent Andrew Mendoza ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay isang kakaiba at madamdaming bono na nag-uugnay sa bawat mag-asawa na nagiging pundasyon para sa isang malusog at mapagmahal na relasyon. Dahil sa alikain na mapatatag ang samahan ng mag-asawa, ginaganap ang isang Renewal of Marriage Vows o Affirmation of Love dito sa City Park SDA Church. Sa paniniwalang ang Diyos ang mayakda ng pag-ibig at ang tagapagtaguyod ng lahat ng ugnayan, nagtulungan ang mga miyembro ng simbahan upang maidaos ang isang banal at solemneng seremonya para sa mga mag-asawa. Ito ay dinaluhan ng 11 masasayang mag-asawahan. Ang nabanggit na programa ay pinangunahan ng leader ng Women's Ministry na si Sister Romina Fabella. The purpose of this renewal is to keep the love burning and to begin again. Sa katahilanan na ang simbahan ay bagong tatag pa lamang, kaya nananabik ang mga kapatiran ng iglesia na maisagawa ang kasalang ito na isa sa pinakamimithi ng mga couples dahil ang iba sa kanila ay hindi naranasan ang kasalang Adventista. Kaya baka sa kanilang mga mata ang kalikayahan na halos bumagsak ang luha dahil walang pagsidlan ng saya ang kanilang mga puso. Bilang isa pong mag-asawa, ang sekreto po namin, kaya po kami po ay inabot ng 29 years
aming pong pagsasama ay pagbibigay po ng katiyakan at tiwala sa isa't isa. Lahat, kami po ay labis na nagagalak sapagkat pinintulutan po ng Panginoon na maging matagumpay ang programa po ito ng mga couples dito po sa City Park, SDA Church. At kami po ay nagtataas ng pupulat po salamat sa Kanya, sa Kanyang patuloy na pagkakaloob sa amin ng magandang panahon at siyempre ng buhay at lakas. Nakakatuwang pagmasdan na ang pag-ibig ay patuloy na nagahari sa Kanyang mga anak sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung si Kristo ang magiging sentro ng pagsasama mag-asawa, tunay na magiging maligaya at makabuluhan ang relasyon sa isa't isa. Bawat paglipas ng panahon, manatili kayong sabik sa isa't isa. Sa paraang ito, ang inyong pagmamahalan ay magpapatuloy, magpasawalang hanggan. Ang pag-ibig ay matiyaga. Ang pag-ibig ay mabait. Ito ay laging nagpoprotekta. Laging natitiwala, laging umaasa. Ito ang pinakamalalim na kahulugan ng pag-ibig na naaayon sa salita ng Diyos, na pinakamatibay na pundasyon para sa pag-aasawa, dahil ito ay regalo mula sa Diyos. Mula dito sa City Park, Seventh-day Adventist Church, ako si Vincent Andrew Mendoza, naghatid ng Balitang May Pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagtipon at magkakasamang pinagpala ang mga Adventista sa Fellowship ng Upper Laguna District. Naging mahalaga at tampok na bahagi ng naturang pagtitipon ang Affirmation of Love Ceremony na nagbigay ng bagong sigla at inspirasyon sa pagmamahalan ng mga mag-asawa sa nasabing distrito. Naghahatid ng Balitang May Pag-asa si Rodauri Olino. Laguna District ng kanilang fellowship na may temang Love Unite Us as One. Sa pamamagitan nito, ang lahat ng mag-asawa at ilang mga kabataan ay nakinabang sa nasabing fellowship. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na ang Upper Laguna ay nakapagtaos ng gantong kuminan. Programa ang Affirmation of Love. Tunay na napakasaya na ang bawat mag-asawa ay muling nakapagtalaga ng kailang buhay at yun din ang kailang pagmamahal sa isa. Ang ating pinupulang Panginoon na naging matagumpay ang ating renewal of vow sa anang Sabat at kasama din ito ang siyempre ang ating pagpuri sa Kanya. Hindi lamang matatag na pagsasamahan ng mag-asawa ang naipakita nito, kundi pati na rin ang kahalagahan ng Panginoon kung siya ang magiging sentro ng bawat pamilya. Masayang kinasangkutan ng mga Adventistang pamilya at mga kabataan ang Palawan Mission-wide Sports Fest ngayong taon. Mababalikang taong 2017 pa noong ganapin ang huling Sports Fest na panlalawigan kaya naman. Ito'y tunay na kinasabikan at kinagiliwan ng nasa 2,000 mga taong dumalo. Ang kanilang masayang Sports Fest, Balitang May Pag-asang hatid ni Angeli Magluyan Ricarte. Makalipas ang 6 na taon mula nung huling isinagawa ang Sports Festival sa Rojas, Palawan, muling na isakatuparan ang inaasam-asam ng mga kabataan at ng buong pamilya ng Seventh-day Adventist Church sa buong teritoryo ng Palawan Mission. Ito ay ang tinaguriang Sports Festival 2023 na isinagawa dito mismo sa Ramon V. Mitra Sports Complex sa lungsod ng Puerto Princesa.
Sa opening ceremony ng Sports Festival 2023, ang lokal na gobyerno ng Puerto Princesa City at mamahalaang panlalawigan ng Palawan ay nagpaabot din ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga kinatawan. Mula sa iba't ibang panig ng lalawigan, dumalo ang humigit-kumulang 2,000 mga kabataan at mga magulang na mayroon ding pananabik sa mga puso na muling magkita-kita pagkatapos ng mga taon ng pandemya. Iba't ibang larangan ng pampalakasan ang isinagawa kagaya na lamang ng basketball, volleyball, athletics, ping-pong, larong pangkaisipan at marami pang iba. Ito ay naglalayong hikayatin ang mga kalahok sa isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad, pakikilahok at pagkakaibigan. Nagkaroon din ng mga lektura at devotionals upang mahikayat ang paglago ng espiritual na aspeto ng buhay ng bawat delegado. Heavenly Rays, ito ang tema ng Palawan Mission Sports Festival 2023. Ang Hebreo 12 verse 1 ay nagsasabi sa atin, takbuhin ang may pagtsatsaga ang takbuhin na itinakda para sa atin. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng takbuhin. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang 100 metrong takbuhin kundi isang marathon na nangangailangan ng pagtsatsaga, pagtitiis at disiplina. Ngunit paano natin mahahanap ang lakas upang tapusin ng maayos ang ating karera? Hindi lamang ang pag-asam na makita ang ating tagapagligtas ang dapat magtulak sa atin sa pagsulong. Ito rin ay ang kagalakan ng kaluguran sa Kanya. Nangako si Jesus ng gantimpala para sa mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa Kanyang gawa. Ako po si Angeline Magluyan Ricarte, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Marcy Gamaro at ito ang Hope Today NPUC News.